Okay. So, ayan, ano. Natapos na natin kabit ng inodoro. Ito. Ngayong araw na to magkakabit naman tayo ng mga fittings para sa water tank. Okay. May meron siyang lock, dalawa. Kailangan lang natin tanggalin muna ito. Para sa ibaba na natin lagyan ng fittings. Mas maalon isa kabit sa baba. Okay. So, ito siya. Ito yung mga fittings niya. Kakabit na natin. Ito yung float valve. Pero yung iba naman, float switch. Conforme naman yun. Pero pareho lang naman ng ang kanyang purpose. Bali, itong asul na to, umaangat ito eh. Tapos pag angat niya, itong lever niya ito, yung pinakakamay niya, umaangat sa taas. Kaya ginagamitan itong float valve. Para ano, para mag-automatic off siya o mag-automatic yung kanyang paghinto ng supply ng tubig dito sa may water tank ng inodoro, okay? Yan ang purpose niya. Pagka na-reach niya na yung level ng tubig dito, aangat to. Pag angat niya, doon ang magkakaroon ng ano, paghinto ng daloy ng tubig galing dito sa ano. Ito yung bala, ito yung supply niya eh. So kung wala ito, tuloy-tuloy yung daloy ng tubig. May tendency na umapaw yung tubig dito sa water tank pag wala ito. Okay, yun ang purpose niya. Para mag-automatic siya. Ito naman ang purpose naman ito. Dito naman nagpa-flush yung tubig galing to sa dito sa water tank. Papunta rito sa inodoro. Nandito siya. Kaya nakaganyan siya, no? Yan. Bumubukas to. Pagka nahihila na tong pinaka-chain niya. Nahihila to. Okay? Kasi pag pinindot mo yung bottom, ito. Ito yan, di ba? Pag pinindot mo to, itong pinaka-lever niya, itong pinaka-kamay niya, nakakabit to sa water, sa chain. Okay? Pag na pindot mo to, syempre aangat to ang timano. Mahihila yung chain. Bubukas yung pinaka-valve niya. Ito. Ito nakatakip. Okay? Yan. Nakaganyan siya. Oh. Yan. Hihila siya pataas. Yan. Ganyan lang siya, okay? Bukas, sara. Bukas, sara. Okay? Okay, syempre, unahin muna natin itong pinaka-seal niya, no? Rubber seal niya. At tatanggalin natin to, at kakabit natin doon sa may buta, sa may inodoro. Okay? Dahil dyan naman talaga ang purpose niya, taga dyan yan, eh. Okay? Tapos, tatanggalin natin itong pinaka-lock niya. Ito. Lalagyan muna natin itong lock. Okay. Yan. Okay. Kabit na natin. Patong na natin dito, ano? Yan. Kakabit na natin yung dalawang lock na tinanggal natin dito sa dalawang gilid na to tsaka sa kabila na yun. Basta lagi nyo tatandaan pag maglalagay kayo ng fittings, yung rubber seal niya o yung goma niya kailangan nandito sa loob. Ano, nasa loob ng water tank para sealed
yung mga butas-butas niya hindi tatagas yung tubig. Yun ang purpose ng rubber seal. Okay. Yan, ikabit na natin. Tapos, kakabit na natin itong lock. Ito. So, ayun, ano, naikabit na natin yung dalawang lock. Bali, sa ikakabit na natin itong float valve o yung tinatawag nilang float switch. Okay. Ito yung pinaka-thread niya. Oh. Yan. Papasok lang natin doon sa loob. Yung butas na yan, yun yung sinusupply ng tubig galing dito naman sa gate valve na to, okay? Yan. Lalagyan lang natin siya ng lock. Lalagyan na natin ng supply. Lagyan muna natin ng hose para sigurado na siyang matetesting na natin siya kung okay ba yung pagkakakabit niya. Okay. Testing lang. Testing muna natin kung gagana siya. Okay. Testing muna natin. Buksan natin yung valve niya. Yun. Mukhang nare-refill na niya yung tangke ng tubig. So, yan yung ipinapaliwanag ko kanina, no? Pagka ito yung pinaka-float niya. Pagka na-reach na ng tubig yung pinaka high peak nung float niya, automatically maghihinto siya ng supply ng tubig. Kasi yun ang pinaka purpose talaga niya. Ngayon pagka hinila natin tong chain, ano? Syempre magpa-flush siya. Bababa ulit itong float. Pag nag-flush na siya, ano? Okay, yan. Try natin hirahin para mag-flush siya. Yan. O, yan. Naka-ano na siya, nakabukas na siya. So, ante man, no, nagre-refill na agad siya ng tubig, ano? Ganun lang ang nangyayari. Magre-refill siya daw doon sa maliit na butas na yun, kung nakikita niya na yun. Tapos, pag na-reach niya, aangat ulit yung float. Angat, hihila pa taas, tapos hihinto siya ng supply, yun. Makita nyo, huminto na siya sa pag-supply ng tubig, yun. No? Pero pagka nakababa uli yung float niya, mapapansin nyo, nagre-refill na ulit siya ng tubig, okay? Yun lang ang purpose niya. Pare-pareho lang. Hanggang sa mapuno siya, hanggang sa ma-flush, tapos pupuno uli, okay?